Okay, part 4. Sino yung mas nagmamahal? Yung taong pinaglalaban yung taong mahal nila o yung taong nagparaya? Sa akin, pareho lang. Pareho lang yung level ng pagmamahal nila. Hindi mo masasabing lamang yung taong nagparaya. Hindi mo rin naman masasabi na lamang yung taong lumalaban or pinaglalaban yung love nila. Kasi 'di ba, iba-iba tayo ng love language, iba-iba tayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa tao. Merong yung iba, sobrang mahal nila yung tao na mas iniisip nila yung ikasisiyan ng tao, that they are willing to let go of that person. Pero that doesn't mean na hindi nila mahal or kulang yung pagmamahal nila para dun sa tao. Kundi, sobra yung pagmamahal nila dun sa tao, kaya willing silang i-let go yung taong yun. Nadibali na lang na sila yung mawalan, basta masiguro lang na sasaya yung taong yun. At yung tao naman na pinaglalaban yung love na meron sila, sila yung tipo ng tao na matatapang. Pero siguro dahil na rin alam nila na mas magiging masaya yung tao sa feeling nila. Na lumalaban sila kasi alam nila mutual yung feelings. Pinaglalaban niya yung pagmamahal niya dun sa tao. Kasi alam niya at the end, sila talaga. Or pinaglalaban niya kasi alam niya na mas deserving at worth it siya. At mas sigurado siya na masasaya yung tao na yun sa piling niya. Kaya, para sa akin, we can't judge the person na nagparaya versus dun sa pinaglaban. Kasi, isa lang yung sigurado ako. Yung nagparaya at yung lumaban, pareho lang silang nagmahal. At pareho lang din silang sobrang nagmamahal. Kaya, sa mga tao na nagparaya, saludo ako sa kanila kasi mas pinili nila yung kasiyahan ng ibang tao kaysa sa sarili nilang kasiyahan. Yun yung matatawag mong unconditional. At doon naman sa mga tao na pinaglaban, lumalaban, at naghihintay, saludo rin ako sa inyo. Kasi alam ko kayo yung mga tao na worth it, na sugalan. Kasi alam ko, totoo yung pagmamahal.